Bartender, magpapalipad ng bote. Yes, ito experiment natin may kinalaman sa paint. Welcome sa Believable Shower Surprise! So ngayon po, ilalagay na po natin yung ping pong ball sa taas po ng bote na puno ng tubig. Meron akong alam na do-it-yourself prosthetic. Uy, kakaibang mukha, nakakatakot o nakakamangha? Good morning, I Believe! Yeah! Umpisa na natin ang nakakabilib na umaga. Let's welcome our I Believers, Kuya James! Yeah! Dexek! Yeah! And si Ate Vanessa! All right! Moshi Moshi! Ano guys, handa na ba kayo? Yes! Yes! At ang bibida ngayong umaga, ha? Isang master bartender. Siya si Richie Cruz, bartender extraordinaire. National champion ng iba't ibang competitions. Para sa kanya, pinagsamang skill at art ang bartending, mula sa paghalo ng inumin hanggang sa pag-serve nito. Hi, I Believers! Ako si Richie, Certified Master Bartender. Handa na ba kayong mabilib? Curious ako, ano bang difference nung regular bartending dun sa flair bartending? Ito yung trabaho namin mga bartender. Paano maggawa ng drinks, paano maghiwa, mag-set up ng bar, mag-entertain ng guests. But yung flair bartending, yun yung extra skill ng isang bartender. Oh! Ang special talent. Yan. Oh! So, pwede ba kaming sapulan ng flair bartending? Ay, just... Wait, James! Ang isa-serve ni Kuya Richie, isang non-alcoholic drink. Yes. Oh, oh, hindi tayo malalasing dito dahil may kailangan. Nagulat ako eh. Oh. Nang hinagis eh. At tapos, ito parang flair din to. So, ang gagawin ko, tinatawag na rolling. Wow! Nagro-roll tayo para hindi na natin kailangan i-shake, pero ine-aerate natin yung liquid. Oh. Na hindi masyadong nabubugbog yung mga juice natin. Ayan na. Ayan. Wow! Ang flair bartending ay ang practice ng bartenders sa pag-manipulate ng bar tools tulad ng cocktail shakers, bote at baso para timplehin ang inumin at i-present ito sa customer. May science ba ito? Aba, syempre, meron. Physics o ang pag-aaral ng matter and its motion. Ang moves na karaniwang ginagawa ay flipping at juggling. May dalawang puwersa na kalaban ng anumang bagay na hinahagi sa ere. Ito ang gravity at air resistance. Para hindi mahulog agad ang baso o bote, kailangan ng momentum. Ito ang produkto ng mass at speed ng isang gumagalaw na bagay. Kaya importanteng matantsa ng bartender ang bigat ng ihahagis na bagay para makontrol ang bilis ng paglipad nito sa ere. Mas mabigat, mas kailangan ng puwersa para mas bumilis. I believe! Oh guys, ano, ready na ba kayo para sa una nating experiment? Oo! Oh! Okay, ito na. Experiment tayo! Ngayon, pwede kayong mag-paint dito sa papel. One. Yan ang yellow. Okay, may tanong ako ngayon, guys. Anong kulay ang lumabas ng pinaghalo ninyo ang tatlong primary colors? Black. Black. Black po talaga. Black, di ba? Black. Dark siya, oo. Ngayon naman, si Ate Thea may hawak na tatlong glow sticks. Ang unahin natin isasalin ay ang red. So, itong mga pinaghahalo ni Ate Thea ay galing sa glow sticks na ito, okay? Tapos, sunod naman, yung blue. Sasalan natin ang last color. Ang green! At imimix natin. Halo-halo. Dim lights, please. I have a power. Kids, anong kulay nakikita ninyo? Light pink! Kukuha ako ng tissue paper at isasaw-saw ko dyan dito sa ating mixture. Dampi lang. Oh! Oh! Oh, ngayon, kids, anong kulay nakikita nyo? Wow! Oh, ano masasabi nyo sa ating experiment? I believe! Kaya kulay pula ang red paint ay dahil sa inaabsorb nito ang blue at green lights at nire-reflect nito ang red light. Ganun din ang prinsipyo sa green paint. Inaabsorb nito ang ibang colored light at nire-reflect ang green light. Same logic for the blue paint. Nung pinaghalo ang red, green,
and blue paints, kailangan dumaan ng ilaw sa maraming layer ng pintura. Pero na-absorb ng mixed paint ang lahat ng kulay ng ilaw at walang na-reflect na light, kaya naman itim ang lumabas. Actually, cyan imbes na blue, magenta imbes na red at yellow ang tamang pangalan ng three primary colors of pigments. Nung pinaghalo naman ang tatlong ilaw, hindi itim kundi reddish white ang resulta. May red dye or coloring sa red glow stick. May na-absorb na blue and green light yung red dye. Ang solusyon, ma-absorb ang red dye para mawala ang epekto nito. Kaya naman, nilublub natin ang paper towel at ang resulta, pure white. Colored light behaves differently from colored pigments kasi sa mga mata natin, may tatlong klase ng cone cells or sensors, I believe. Welcome sa Billy Shower Surprise! So ngayon po, ilalagay na po natin yung ping pong ball sa taas po ng bote na puno ng tubig. Meron akong alam na do-it-yourself prosthetic! Uy, dude! Kakaibang mukha, nakakatakot o nakakamangha? Miss, excuse me ha. Bakit sinasapawan mo kami? Di mo ba kami kilala? Host kami ng I Believe. Rod, ano ka ba? Di mo ba kilala to? Ha? Fresh na fresh from Starstruck. Ah, si Danny Porter. Ah, si Danny Porter. Welcome sa Billy Shower Surprise. Ito na maglalaro. Ang aking kakampi na si Vina. At ang kanyang mga kalaban. Si Jen! Nakaupo kayo sa ilalim ng upside down lalagyan ng tubig. May takip itong manipis na cling film. Tutusukin namin ng paonti-onti ang cling film. Sa umpisa, patak-patak lang ng tubig ang mapifil nyo. Pero pagtagal... Surprise shower na! Oy! Oy! Para kontrahin ang gravity, may tatlong puwersang gumagana rito. Una, ang cohesion. Ito yung attraction ng magkakaparehong molecule sa isa't isa. Ang molecule ng tubig ay gawa sa H2O, dalawang atom ng hydrogen na nakakabit sa isang atom ng oxygen. Cohesion ang dahilan ng pagkakadikit ng hydrogen bond sa lahat ng water molecules. Kaya naman, hindi nabuhos agad ng maramihan yung tubig sa mga unang butas ng cling film. Adhesion naman ay ang attraction ng magkakaibang molecules sa isa't isa. Meron ding kapit ang water molecules sa cling film pati na sa container. Panghuling puwersa ang air pressure. Tinutulak pataas ng hangin ang cling film. At sea level, ito ay 14.7 pounds per square inch. Pero may hangganan lang ito. Pag sobrang dami na ng butas, nadadaig na ito ng puwersa ng gravity. I believe. Thank you, Kuya Chris, at salamat din kay Jen at Vina. Heto sila! Basang-basa, hindi sa ulan. Kundi sa tubig mula sa scientific experiment. Dito lang sa... I Believe! So ngayon po, ilalagay na po natin yung ping pong ball sa taas po ng bote na puno ng tubig. Meron akong alam na do-it-yourself prosthetic. Uy, dude! Kakaibang mukha, nakakatakot o nakakamangha? Chris, yes. Ate, kami naman ang may experiment sa inyo. Experiment tayo! Kailangan po natin ng boteng walang takip, tapos po ping pong ball, tapos po tubig.
Kailangan po puno po ng tubig po yung bote. Ah, okay. Kailangan po puno. At saka po, siyempre, kailangan po natin na timpa. Para hindi makala. So, ngayon po, ilalagay na po natin yung ping pong ball sa taas po ng bote na puno ng tubig. Okay. Yan po. Tapos? Yan po. Ayan na! Ang hangin ay binubuo ng air molecules. Ang bigat nitong molecules na tumatama sa Earth ay tinatawag na air pressure. Pinakamalakas ang air pressure at sea level at humihina habang napupunta ka sa mataas na lugar, gaya ng tuktok ng bundok. Normal air pressure at sea level is 14.7 PSI or pounds per square inch. Ibig sabihin, pag nasa mababang lugar ka, yung ka-level mo ang dagat, may pressure na 14.7 pounds na tumutulak sa bawat square inch. Ganun kalakas yung pwede na tumutulak sa ping pong ball para kontrahin yung epekto ng gravity sa tubig sa loob ng boteng upside down. I believe. Kayong matakot dahil lahat ng yan ay gawa lang sa make-up. Hi, I Believers! Ako si Chris Oliveras, isang make-up illusionist. Chris, paano ka natutong gumawa ng make-up illusion? Bata pa lamang ako ay mahilig na akong gumawit. And out of curiosity, sinubukan ko naman gumawa ng panibagong canvas gamit ang aking mukha at panibago na ring art. Wala din akong special course or proper training sa pagbe-makeup. Pero, na-develop ko ang aking pagbe-makeup or talent by practicing every week. Pwede mo ba kaming pakitaan kung paano mo ginagawa ang makeup illusion mo? Sige, Kuya Chris. Ito ang mga ginagamit ko. Hi guys! So, dapat nakaligo at nakapaghilamos na tayo. And for our first step, kailangan mo natin maglagay ng makeup primer and make sure na maglagay din tayo ng moisturizer before putting any makeup on. Second is, maglalagay na ako ng makeup tulad ng foundation, contour, at eyeshadow. Gaano mo na ito katagal ginagawa? Kumikita ka ba dito? 3 years ko na rin po itong ginagawa. At nagamit ko na rin po itong talent ko sa pag-makeup para kumita habang nag-aaral po ako. May mga client din po ako, pero more on natural or glam makeup lang po yung ginagawa ko sa kanila. Kumikita po ako doon ng 800 to 1,000 pesos per service. Ang susunod naman ay ilalagay ko na ang maskara na magiging ikalawa kong mukha. Para dumikit ang maskara, gumamit ako ng pandikit na ang tawag ay eyelash glue. Karaniwan itong ginagamit na pandikit ng bilik mata. Kapag nag-settle na sa aking mukha ang maskara, papatungan ko ito ng liquid latex para mas seamless ang transition at malagyan ko rin ito ng panibagong texture. Kumamit din ako ng pira-pirasong tissue paper para mas magkaroon ng dimension ang horror makeup na gagawin ko. Kapag nag-settle at natuyo na ang mixture ng liquid latex at tissue sa maskara at sa mukha ko, sisimulan ko nang gawin ang mga details ng aking horror makeup look. Panoorin nyo ha! Yan! Mukhang malapit nang matapos ha! Gulat kayo, no? Ako lang to. Ganda ba? Ang make-up art na ginagawa ni Chris ay isang uri ng optical illusion o isang katotohanang bagay na imposibleng mangyari o makita sa reality. Madalas, nakakalin lang ang mga optical illusions dahil napapaniwala nito ang utak sa kakaibang imaheng nakikita ng mata. Hindi madaling makagawa ng ganitong klaseng art dahil kailangan may sapat kang kaalaman sa paggamit ng kulay, ilaw, at patterns para makalikha ng isang imahe na nagbibigay ng kakaibang interpretasyon sa ating mata at utak. I believe. Meron akong alam na do-it-yourself prosthetic! Yo, Chris! Chris, tulong! Oh, yes, bakit?
may trick or treat po sa amin eh. Oh. Eh, yun daw po may best look, siya daw po may premium. Oh, eh, bakit? Maayos naman yung look ninyo, ha? Eh, kasi Kuya Chris, gusto pa po namin dagdagan ng mga dugo-dugo, yung mga pe-effect-effect po na yun, para po talaga manalo kami, di ba? Parang po nakakatakot. Ang creepy, ganun. Yes, nakakatakot. Yung totoo, kids. Sakto. May ginagawa ako. At parang narinig yata tayo. Meron akong alam na mura, na simple, at safe na do-it-yourself prosthetic! Uy! Ang bilis niyo, ha? Oo nga, yung mga gustong manalo. Sino gustong mauna? Si Rain muna. Ayan. Sorry. Safe na safe to. Dahil ang gagamitin lang natin ay glue, powder, at saka eyeshadow. Oo, paano kaya yun? So, unahin natin ang glue. Ayan, ipapahid natin para ito yung magiging base ng sugat natin. Para magmukha pa siyang totoo, parang 3D, gano'n. Maglagay tayo ng mga chunks ng glue. Tapos, lalagyan natin siya ng powder. Face powder lang to actually. Kahit anong powder pwedeng gamitin. So, glue stick, tapos face powder. Wala pa. Kasunod naman, syempre red eyeshadow dahil... Ang padagdag pink. Oo. Para magmukha siyang sugar talaga. Kulay sugar. Konting makeup, tapos powder and glue. Ito naman, naman ito. Tapos ito, dadagdagan natin ito para may added effect. Oh! Meron tayong pa-blood effect. Natutunan nating primary colors. Yes! Kala ko naman po totoong dugo. Yeah. Mukha siya totoo, no? Mukha siya totoo. Kalit lang natin. Yan! Ang galing, ha? Wow! So, thank you guys for joining us. Ano, next week, pasyalot kayo. Pasyalot kayo. And sa mga iBelievers natin, salamat. Sana kayo rin nag-enjoy. At magkita-kita ulit tayo next week. Dito lang sa pinakamasayang Sunday morning tambayan. Ito ang iBelievers!